Pinakita sa speed na lumilibot sa Onigashima Castle at namimigay ng danggo sa mga gifters. Sinasabi niya sa mga gifters na pinagbibigyan niya na ang danggo ay special medicine na galing kay Queen. Sumunod nga ay pinakita ang isang flashback na nagpapaliwanag kung paano nangyari ito. Si Tama ay gustong tumulong sa labanan sa Onigashima dahil gusto niya makita isang araw na ang Wano ay pamumunuan ni Momonosuke bilang shogun at ayaw din ni Tama na magutom ulit. Kaya si Tama ay sumakay sa barko ni Speed papunta sa Onigashima. At sa barko na to ay kasama niya si Speed, Gazelleman at Daifuku. Sa barko na to, habang papunta sila sa Onigashima, ay gumawa si Tama ng napakaraming danggo. Balik ulit sa present time. Dito naman ay pinakita rin si Gazelleman at Daifuku na naglilibot din sa Onigashima na katulad ng ginagawa ni Speed. Namimigay din sila ng danggo sa ibang gifters. Katapos ito ay pumunta naman sa laban ni Frankie kung saan ay inatake niya ng kaliwang weapon niya si Sasaki pero hindi ito tumalab kay Sasaki. Si Sasaki naman ay nilusob si Frankie pero nahawakan ni Frankie ang sungay ni Sasaki pagkatapos ay binato siya ni Frankie. Sunod ay atake ulit si Frankie ng isa pa niyang weapon pero ang mga armored division ay kinuyog si Frankie. Ang mga gifters na to ay malalakas dahil kinaya nilang mahawakan si Frankie habang si Sasaki naman ay susuwagin na ulit si Frankie. Pero biglang dumating sila Usopp, Nami, Tama at Komachiyo kasama ang army ng mga gifters na kakampi na nila ngayon. At ang pagkakataon na to ay ginamit ni Frankie para makawala sa pagkakahawak sa kanya ng armored division. At dahil dito, ang nasuwag ni Sasaki ay ang kanyang mga kakampi. Sumunod ay pinakita si Ulti at Page 1 na humahabol kila Nami. Si Ulti ay biglang sumigaw na ang mga gifters na kasama nila Nami ay mga traidor. Si Sasaki naman ay nalito sa narinig niya. Tataka siya kung bakit magta-traidor ang mga gifters sa kanila. Si Ulti naman ay nilusob si Komachiyo pero inatake siya ni Nami ng Thunder Lance Tempo. Tinamaan ng direct ang atake si Ulti at bumagsak to sa lupa. Sa kabila nito ay sinabi pa rin ni Nami na hindi pa rin sapat ang lakas ng atake niya na yon, na mas kakailanganin niya ng mas malakas na lightning. Si Usopp naman ay umatake na din gamit ang ataking Kibi Danggo Star para ishoot ang mga danggo sa bibig ng mga gifters na nandun. Dahil dito ang armored division ni Sasaki ay kakampi na din nila Usopp. Si Sasaki naman ay nalito na naman kung bakit nag-traidor ang armored division niya at ito ay sinamantala ni Frankie. Ginamit ni Frankie ang bago niyang attack na Fran Blade, Victory V-Flash. Gamit ang espada na umiilaw ay hiniwa niya si Sasaki. Oo, katulad ng Voltes 5 attack. Si Sasaki nga ay tinamaan at duguan pagkatapos nito. Sumunod naman ay nagpunta kung nasaan si Black Maria at si Sanji. Si Sanji ay tinalo na ang lahat ng lalaking tauhan ni Black Maria. Pero hindi nilalabanan ni Sanji ang mga babae na nandun. Dahil dito ay nahuli siya ni Black Maria sa kanyang spider web. Sinabi ni Black Maria kay Sanji na tawagin si Robin. At ang kasamahan niya na merong tatak ng mata na papel ay ipapadala ang boses niya kay Robin para pumunta siya kung nasaan sila. Sinabi ni Black Maria na inutusan siya ni Kaido para kunin si Nico Robin ng buhay. Pero sinabi niya na susugatan niya si Robin para hindi ito makatakas. At sisiguraduhin nilang mabubuhay si Robin hanggang tapos na siyang gamitin ni Kaido. Ito ay kinagalit ni Sanji. Sinabi niya, huwag mong mamaliitin si Nico Robin. Sumunod ay pumunta naman sa live stage kung nasaan si Bawang. Sinabi ni Bawang na ang mga spy niya ay nakita na kung nasaan ang Red Scabbard. Ang mga Red Scabbard ay nakahiga at mga walang malay sa isang room sa castle. Narinig din to ni King pero busy si King makipaglaban. Pero hindi pinakita kung sinong kinakalaban ni King. Kaya ang ginawa ni King ay inutusan niya na iba ang pumunta sa lugar kung nasaan ang mga Red Scabbard para patayin ang mga to. Ang sumagot nga dito ay si Black Maria. Sinabi niya na siya ang gagawa nito dahil malapit lang siya sa floor kung nasaan ang Red Scabbard. Si Bawang naman ay sinabi na bilisan niya pero mag-ingat siya dahil merong 10 tao na nasa room na yon. Sinabi rin ni Bawang na hindi niya masyado makita kung sino ang pansampung tao dahil madilim. Pero merong isang extra tao na tumutulong sa mga Scabbard.
Dito nga ay pinakita ang silhouette ng isang mysterious person na ginagamot ang sugat ni Kinemon. Pinakita na normal ang size ng tao na to, kalahati ng size ni Kinemon. Pinakita din ang side ng mukha nito na ang ilong at bibig nito ay sinasabi na mukhang babae. Kita nyo dito na galit ang tao na to sa nangyari sa Red Scabbard at mukhang mayroong luha na tumutulo sa mga mata nito. Ngayon, sino ba talaga ang tao na to na kailangan pang gawin ni Oda na anino na naman ay papakita niya? Marami nagsasabi na ito ay si Hiyori. At marami rin nagjo-joke na baka ito ay si Enel. Nakakatawa man, meron akong nakitang dalawang crew na baka nga si Enel to. Naalala nyo nung inatake ni Big Mom si Luffy ng kanyang Thunder Attack or Lightning Element Attack at hindi tinablan si Luffy? Huling nangyari to kay Luffy ay noong kinalaban niya si Enel. Kaya mapapaisip ka din, bakit ilalagay ito uli ni Oda? Clue ba to na babalik si Enel? Meron pang isa, yung sinabi ni Nami nung inatake niya si Ulti na mas kakailanganin niya ng mas malakas na lightning. Meron pa bang mas lalakas na lightning kesa sa lightning ni Enel? Kaya kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated. Also, click like kung nagustuhan nyo ang video at kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang sa comment. Kung wala naman, ayos lang din. Masaya na ako na nandito kayo.